Sa unang pagkakataon, napasok ng ABS-CBN ang sinasabing bahay ng teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan sa Sitio Inoog-og, Barangay Pimbalkan sa Mamasapano, Maguindanao. Maraming bahay sa lugar ang iniwan na ng mga sibilyang residente. Ang mga natira naman natatakot tuwing nakakakita ng mga may dalang armas. Ni Bandila mo, Lori May Andong. Mula sa Maisan, naglakad ang news team kasama ang ilang miyembro ng MILF patungo sa lugar kung saan nakuha ng PNP Special Action Force ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. Malawak na Maisan at taniman ng saging ang lalakaran. Nadaanan namin ang mga kubo na base ng MILF. Dinaanan din ng grupo ang sinasabing mga water lily kung saan nagtago ang PNP SAF survivor na si PO Tulalan, na malapit lang sa base ng 7th Brigade ng 105th Base Command. At sa kubo na ito na ginawang prayer room ng MILF, nabaril umano ni PO Tulalan ang apat na natutulog na MILF combatant. Mula sa Maisan, kailangan pang bumiyahe ng 10 minuto sakay ng pambot patungo sa Sitio Inoog-og ng Barangay Pimbalkan. Ilang bahay ang nakatayo pagdating sa kabilang bahagi ng ilog at saka maglalakad pang muli sa gitna ng isa pang Maisan hanggang sa natunton ang umano'y bahay ni Marwan. Ayon sa mga residente, bahay ito ng mga sibilyan at hindi ni Marwan. Sa labas ng bahay, may dalawa pang kubo. Sa pagpasok ng bahay, unang makikita itong kusina. Medyo makalat na nga yung bahay. Sa pag-akyat naman ng isang baitang, dito na marahil ang kanilang sala. May mga gamit pa dito, tulad ng gamot pambata, mga asukal, may diaper pa, kaya posibleng may bata rin dito. May basag na baso na bakas ng putukan. May libro rin na tinamaan ng bala. Ayon sa mga taga rito, dito nakahiga ang sinasabing si Marwan. At dito siya napatay. Sa bintanang ito, ang matatanong mo, yung Maisan lang. Tsaka yung labas ng bahay at yung Maisan. Kung meron mang papasok, hindi mo matatanaw kasi medyo mataas na yung Maisan dito. Ayon kay Commander Haraymen, Operations Officer ng 7th Brigade ng MILF, ngayon pa lamang sila nakabalik sa lugar mula ng gera noong 2008. Malapit ng mga tao dito, hindi nila alam na andito si Marwan o EBS na tinatawag. Sa investigasyon ng Special Investigation Commission ng MILF, ang alam ng mga residente, ang nakatira sa bahay na ito ay isang nagngangalang MADS. Confirm na doon siya naninirahan. Sa katunayan, nakausap ng investigating commission ng MILF na lahat ng natanong nila mga sibilyan, wala silang alam. Hindi nila alam na si Marwan yun. Ang alam nila na pangalan ng tao nakatira doon, MADS, M-A-D-S, hindi Marwan. At mga tao doon walang pakialam kung sinong nakatira doon. Sapagkat yung mga tao ay natupag nila yung kanyang mga farm as far as yung mga civilians ay concerned. Mula sa bahay ni Marwan, nasa 200 metro ang layo ng mga bahay ng sibilyan pero wala nang tao sa mga bahay. Takot naman ang ilang residente na nakatira sa Tuka na Lipaw, tulad ni Aling Sara Bayan, na napaiyak nang makita ang mga uniformadong MILF. Akala niya, mga sundalo ang pumasok. Nagbakwit na kami dyan. Tapos yung mga anak ko doon sa crossing, bakit ka naiyak te? Natakot ako na sa ano eh. Pero nang magpakilalang MILF ang mga nag-escort sa news team, napanatag na rin siya. Ayon sa MILF doon, mas naghihigpit na sila sa mga pumapasok sa lugar, mapamedya man o sibilyan. Lori May Andong, ABS-CBN News, Maguindanao.